Bahigpit din ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa galaw ng bagyong Butchoy. Sa ngayon, pinagbawalan na nilang maglayag ang mga sasakyang pangisda. Mula sa Maynila, nakatutok live si John Consulta. John. Iga, nagpalabas na nga ng notice to mariner ang Philippine Coast Guard. Ang ibig sabihin ay bawal na nga maglayag ang anumang pangisda, no, mga vessels na ginagamit sa pangisda sa buong bansa. Ito'y dala na rin sa sama ng panahon na dala ng bagyo. Ito'y kahit wala pang storm signal ang bagyong Butchoy. Inakikilos na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng kanilang mga tauhan sa buong bansa para sabihan ang mga mangingisdang bawal nang pumalaot. Ito'y dahil na rin sa bantang dala ng bagyong Butchoy sa mga maliliit na sasakyang pangisda. Ayon sa Coast Guard, mas mainam na huwag ipagsapalaran ang kapakanan ng mga mangingisda. Sa gitna na rin ang disgrasyang inabot ng 18 sasakyang pangisda sa Jensan at Sarangani dahil sa masungit na panahon. Ang instruction ng Coast Guard is to for the fishermen not to sail muna. No, huwag munang maglayag, mapanganib yung karagatan. At kung mayroong mga nakalayag na hindi na-monitor, ang advice namin ay do sa mga Coast Guard detachments to coordinate with their families at alamin kung may paraan para makontak sila para mapabalik sila. Kaya masusing binabantayan ngayon ng Coast Guard ang galaw ng bagyong Butchoy. Nakaanda daw silang magpalabas ng karagdagang direktiba kung kakailanganin para naman sa mga malalaking sasakyang pandagat. Wala pang prohibition. Okay, meron lang is warning. Pero pagka dumating na doon sa mga probinsya na yan yung public storm warning signal, just kahit na number one lang, hindi na pwedeng umalis yung mga barko. Na from point of origin, route hanggang destination, yung tatlo na yon. Isa lang doon na magkaroon, hindi na pwede. Iba yung rules dati. Ngayon, absolutely prohibited na. Pero dahil wala pang nakataas na storm signal, pinayagang bumiyahay ng Coast Guard ang pampasaherong barko na MV St. Gregory the Great ng To Go Travel. Umalis ito kaninang alas 4 ngayong hapon, papuntang Iloilo. Ay sakay ang passenger vessel na mahigit 500 pasahero. Tiniyak ng pamunuan ng To Go na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa PAGASA at Coast Guard para matiyak na di makokompromiso ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Wala pang nilalabas na advisory yung Coast Guard preventing the vessels from going out. We will follow the Coast Guard directives. Sinabi nilang they will not allow us to sail then. Samantala, Igan, ay ayon sa To Go Travel, mayroong apat na biyahe bukas. Ito ay ang St. Joseph the Worker, Manila to Bacolod, Iloilo, Super Ferry to Manila to Cebu, Surigao at Butuan, Cebu Ferry, Batangas to Katiklan, at Cebu Ferry 3, Batangas to Katiklan. Ayon sa To Go Travel, Igan, ay normal pa rin itong mga trips ito bukas, pero maaari daw itong makansila sa oras na sumama ang panahon at maglabas ng panibagong anunsyo ang Coast Guard at PAGASA. Igan? Maraming salamat, John Consulta.